Yes, good afternoon everyone. Once again, this is Commander Huawei and you're watching Commander Huawei Stickler. So today po, nandito si Ma'am Agustin. Ambush interview na tawag netizens ha. So tanungin lang natin, prior to this interview, tanong ako kay Ma'am kung marriage siya and she answered yes. Kaya tanungin natin sa kanya ngayon, paano mag-handle mo ng isang officer and then the same din sa uniform service, ma'am, ang husband. Siyempre, kung paano tayo mag-handle ng, hindi lang stress sa family, pero paano mag-handle ng you are both working in the same organization. No? One an officer and then the other is NOR. May difference ba? So, tingnan natin netizens kung meron ba or wala. As to the difference, eh, hindi ko talaga siya masasabi kasi isa lang, nag-iisa lang yung husband ko eh. So, I cannot really say what's the difference between marrying uniform personnel and marrying a civilian one. So, wala talaga akong differentiation as to that matter, no? So, siguro ang masasabi ko lang is the challenges we had for the past 5 years in our relationship as married couple. Kasi we've been together for around 11 years already kay he's my first boyfriend, first and last. So, kaya ayun. So, for the past 11 years, talagang masasabi mo, challenging siya. Especially na pag magkaroon na kayo ng anak, it's really different. Kasi may responsibility ka na eh. So, talking about that, yung responsibility mo, hindi lang yung trabaho mo, may talagang obligasyon ka na. Tao yan eh. So, pag may anak ka na, tapos yung responsibility mo pa bilang asawa, so talagang magkahalo. So, it's really a challenge for us women to be part of this agency or institution wherein yung trabaho natin requires our full time. Tapos yung decision making pa natin, so talagang naglalaro sa ganun. So talagang I appreciate especially those female firefighters as well as those female uniform personnel, na especially those who are solo parent like you, ma'am, no? Yes. Kasi hindi madali na i-juggle yung time according sa sa demand sa work, tsaka sa demand mo sa sarili mo mismo, tsaka sa pamilya mo. Minsan, nawala na nga yung para sa sarili. Yes. Kasi, syempre, mas priority pa natin yung trabaho at anak. Yes, correct. Yung word na solo parent. Kasi it's never easy. It is not easy, actually. But it's a matter of how you handle it. So, kay ma'am naman, message po sa mga women na kumbaga yung meron silang mga pinagdadaanan, pero dahil we are really trying to empower women now, yung how they will carry themselves sa work, and then meron pa ba tayong mga nakikita niyo, ma'am, na mga women women around the dito sa atin sa R7 sa BFP na medyo kailangan pa nating i-enhance yung kanilang confidence, or how are we? Regarding sa question ko, meron ba? Meron man. Usually, sa nakikita ko, women as we are, I for one, masasabi natin the usual female attitude towards particularly problem, tinatago natin yun. We are too strong, too strong enough to hide what we are actually feeling. Kahit na durog na tayo, pinapakita pa rin natin na kaya natin. Pinapakita pa rin natin na strong tayo. Or in fact, talagang sa totoo lang, parang mag-give up ka na eh. Pero ang masasabi ko lang for those women out there, know that you are loved and know that there would always be a group of people, or there are people talaga na tumutulong sa kapwa natin babae. Kasi minsan nasasabi mo na lang or nade-depress ka na that you feel so alone, pero meron talaga, there are these people na talagang
makukuha na natin ng inspiration, makukuha na natin ng or shoulder to cry on, yung tinatawag natin. Kasi tayo mga babae, emotional eh. So, ganun talaga yun. Kasi pag hindi natin nalalabas yun, medyo mahirap sa nagkakaroon tayo ng mga nurse ako eh. So, gamitin natin yung term na hypochondriasis. So, which means na parang kahit na wala tayong sakit, nagkakaroon tayo ng sakit or pakiramdam na ganyan, without even knowing that is brought to us by stress or sa mga dinaramdam natin emotionally, na nasusupress lang natin because ayaw natin minsan na kinakaawan tayo. That's how women thinks. Na kasi over time, yung maturity ng isang babae, mabilis. Mabilis tayong mag-grasp, mabilis tayong matuto. Especially when we are, or when we've been to a lot of problems in our earlier stage. So, ganun talaga eh. So, ang masasabi ko lang sa mga babae dyan, no? Na matuto tayong tumayo sa sarili nating paa. Minsan, kahit ako eh, nasusupress ko rin yung voice ko. But know that you are enough. You are enough and you are wonderful. Kasi minsan nakakalimutan natin yun. Nakakalimutan natin na babae tayo and we are more than just a woman. Hindi na babae lang. We are more than that. No? We are more capable and we are more beautiful. So, yun lang masasabi ko. Yeah. There are really people na sa isang tingin, parang wala tayong masyadong ano ba, kasi aloof or whatever. Pero ngayon kay Ma'am Agustin, hindi natin alam na grabe pala din kanyang hugot, no? When it comes to the advocacy of bringing up, uplifting the morale of women around the PFP na lang organization. Tama yung sinabi ni Ma'am na, balikan natin kanina ha, yung sinabi niya, sa relationship, hindi importante kung ano man ang difference kasi hindi man niya makompare. Pero what is important in essence yung pagmamahal na. Pagmamahal talaga. So just like si Mother Teresa na sinabi, pagmamahal talaga ang punot dulo ng lahat. Kasi kung may pagmamahal, strong yung bonding ninyo dun sa love na yan, everything will gonna be alright. We can really say na kahit meron pa man mga babae na kailangan na hugutin or i-uplift natin, meron din mga babae. Gaya ni Ma'am, she's an officer and part of the Bureau of Fire Protection, no, na organization. Pero, meron tayo mga ganyan na babae na willing to listen, willing to extend help, willing to be there for those who are really lonely and down. So, it's just a matter of calling for help. SOS, I need help. Mga ganyan, no, netizens. So, Ma'am, at this point, any final message sa ating mga viewers? Sa mga babae. Yun nga, the same. Ang sa akin lang, we need to understand na deep inside us, meron talaga tayong strength. Minsan, natatabunan lang yun ng mga eventualities na or mga circumstance na hindi talaga natin inakalang mangyayari sa atin eh. Minsan, nadidiminish yung confidence, nadidiminish yung pagkatao natin brought about by certain individualities, certain people we thought we love and loved us back. Kaya minsan nawawala yun. But we should understand and look deep inside na talagang nandyan pa rin tayo eh. The voice within, kumbaga. Yeah, the voice so, within. You should understand na tao ka lang, nagkakamali, and learn to forgive yourself and learn to grow as much as you can. No? And talagang wag mong pahirapan ang sarili mo, no? Kasi pinapahirapan ka na ng iba, bakit pahihirapan pa sarili mo? Tama. You should give yourself a break. You should love yourself even more. Yun lang masasabi ko para sa babae. And if all things fail, God is our number one refuge. Seek help if you need to. Walang masama kung maghahanap tayo ng tulong. Kasi tao tayo. Okay. Hope mga netizens, may napulot tayo ngayon ng wisdom, no? Coming from Ma'am Agustin here. So, in behalf ng Commander Huawei Stickler, no netizens, thank you very much for watching today. So, watch out for more sa mga empowered
women na uniform service, nasa uniform service, firefighters man yan, mother man yan, and in love, single, solo parent, married, but we can really see and feel kung ano yung mga pinagdaanan pero nilampasan. So, in our lives, it doesn't matter kung dumapa ka, pero ang importante, tumayo ka muli. So, salamat netizens, thank you very much, and happy, hindi lang ano eh, Women's Day, pero ano ba ma'am, dapat talaga strong women and fire. Fire Prevention Month, keep safe everyone. Yeah, be safe. Bye. Thank you, ma'am. Thank you very much.